Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. Hallelujah. From the grave to the sky, you came. Hallelujah. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. We thank you, Lord. Tinataas namin ang iyong pangalan at dakila. Walang ibang pangalan na dakila. Hallelujah. Tayo manalangin. Ang maraming Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, na makaparito kami sa bahay-sambahan, Panginoon. Hiling ko, Lord, na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang kumontrol ng gawain namin, Panginoon. At kung may mga pangangailangan kami, ay tugunin mo, Panginoon, sa oras na ito sa aming mga panalangin, Panginoon. At ang iyong salita ay siyang maging mabisa sa bawat isa sa amin. O God, maging tagapaglinis, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na nabubo sa krus. Palagi naming inunawa at palagi naming inaalala ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, hiling ko na ikaw ang siyang madakila sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. So, yun namin ibinabalik ang pagdakila at papuri sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo po yung magkamayan at awitin natin ang By and By, When the Morning Comes, isang stanza, then chorus, at papangunahan tayo ng ating kapatid, Brother Bonnie, para sa praise and worship. We are open, tossed and rebellious.
on the restless sea of time. Somber skies and all in tempest of succeed a bright sunshine. In that land of perfect day, when the myths have rolled away, we will understand it better by and by, by and by. By and by, when the morning comes, when all the saints, we will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. Gathered home, we will tell the story how we overcome. Oh, we understand it better by an overcoming power. Overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devil away. Overcoming power till we become the words, that when we leave this simple world and go and meet the Lord. The message came in this last age, to prepare a bride to walk with him and talk with him and in his word abide. It's written in the spoken word, and it's laying there, to bring us into rapturing grace and take us out of the overcoming power. Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devils away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this sinful earth and go and meet the Lord. He has passed the seventh age, the power has to come. The scientists have gone to work, they're sure to get down. Our sin and weights to lay aside, and we'll set everything right. So when inspiration fall, just take off. Hallelujah, overcoming. Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devil away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this simple earth and go and meet the Lord. Our Moses has already gone, he has prepared the way. He brought us to the Jordan, and he was taken away. But Joshua is preparing now to sound out his command, to gather all the saints of God to enter the promised land. Hallelujah! Overcoming with God. Overcoming power is what we have today. Overcoming power till we get away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this simple earth and go and meet the Lord. Say it again, overcoming power of God. Yes, overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devil away. Overcoming
healing power till we become the Word. That's when we'll leave this sinful earth and go and meet the Lord. That's when we'll leave this sinful earth and go and meet the Lord. Hallelujah! Overcoming power by God. Hallelujah! Keep the devil away. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. This is the bride's age now. This is the time of the harvest. Hallelujah! This is the rapturing season. Here, can you see? Hallelujah! Thank you, Jesus. This is the bride's age now. When I wanna think of something that could lift my spirit high, I think about the privilege of living in this heart. God has worked so wondrously in the days of history, but I live in age when it fully manifests in me. Hallelujah! This is the bright age and I want the world to see. The pillar of fire has come and setting the children free. This is the very hour that the prophet of old have longed to see. The age of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here, can't you see? The wandering day are over now that revelation came. The seals have been broken and the bride has left to me. Now I know my name is scribed in the book of mystery, and I live in this world, a witness that Jesus is alive in me. Oh, hallelujah, Lord Jesus. This is the bright age and I want the world to see. The pillar of fire has come and set the children free. This is the very hour that the prophet of old had longed to see. The age of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here, can't you see? The time of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here, can't you see? Come out of here, my people. So let us fly. So fly high, soar toward the sky. Oh, fly high, your wings were had to fly. Fly high, high above the storm. Fly high, 'cause heaven is your own. You're an eagle. See it again, fly high. So fly high, soar toward the sky. Fly high, your wings were made to fly. Fly high, high above the storm. Fly high, 'cause heaven is your home. We are eager. Hallelujah! Oh, we praise you, Lord Jesus. We give you glory, honor, and power belong to our Lord Jesus. Count up of here, my people, because we are an eagle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. At wala po nagpasa ng song offering sa gabing ito.
At dadako na po tayo sa ating mga announcements at saka mga guests. Okay? Ating i-flash ang ating... Okay? So, meron... Okay, announcement. Okay, November 4, 2014, on Tuesday, Men's Overnight Fellowship at 8:30 p.m. Okay? November 16, Sunday, General Meeting of Ladies Department's Officers. Next. November 30, Sunday, 5 to 7, Singspiration and Testimonial Service. Okay. So, ang ating cup meeting, December 22 to 25, Monday hanggang Thursday at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating team, The Final Boys to the Final Age. Okay, yun lamang po ang ating announcements. Birthday celebrants, mga prayer requests. Ating pong i-flash ating screen. Okay, let us read the Bible verse. James 1:12, I promise a crown of life to all who love me despite their rivals. Trials. Okay? Trials. Sister Beth Denieva. Amen. Today, November 2. Sister Letty Villamor. Ah, okay. Sabay sila. November 2 rin. Tomorrow, Monday, November 3, Sister Judith Jopesa. Lord. Brother Lemuel Enubero, November 3. Brother Daniel Mercado, November 3. Ayan. Brother Sherwin Robela, November 3. Sister Marquis de Monteverde, November 5, Wednesday. Thank you, Lord. Brother June Calugay, November 5. Mga trustees. Okay, happy birthday. Brother Rodolfo Collado, November 6, Thursday. Hallelujah. Thursday then, Sister Nita Rances, November 6 then. Sister Tina Darayan, November 6. Halos, ano ah, laging may kasabay. Thursday, November 6, Brother Paul Trobella. Dami po ngayon ah. Thank you, Lord. November 7, Friday, Jairat Tayasan. Sister Jairat. Okay, lamang po. Para this week, first week ng November, God bless you. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Amen. Praise God. Aking hiling, Brother Arnel, ikaw ang mag-pray sa ating birthday celebrants. Ganoon na rin ang ating offering. God bless you. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama, purihin ka, Lord Jesus. Biyaya mo sa amin, Lord, sa buong araw na ito, Ama. O God, na binigyan mo kami ng lakas, ng desire para kumarito sa gawain, Lord. And O God, narito ang mga handog namin, O God, mga offering, O God, na aming ibibigay sa iyo, Panginoon, O God. And Lord, bago namin ibigay yun naman, naway ang aming mga puso, Lord, ay itama mo, Panginoon. Dahil, Lord, kung anong silbi, O God, Ama, ng offering, Ama, na walang pag-ibig sa aming mga puso, O God. And Lord, naway sa mga bagay ito, ito ay magamit ng may dunong, Panginoon, Ama, sa paglago ng iyong iglesia, O God. And Lord, sinasama namin, Panginoon, sa iyo, Lord, ang mga panalangin, Panginoon, para sa mga may kaarawan. Ama, salamat sa araw, mga araw na dinugtong sa kanilang mga buhay, Lord. No, God, naway, Panginoon, pagpalain mo sila, Ama, tulungan mo sila, Lord, God, sa kanilang mga paglago, sa kanilang mga pananampalataya, Lord, at maging kalugod-lugod ang bawat isa sa aming pamumuha sa iyong harapan, Lord. Lord, tapos sa iyong kapurin, pasalamat sa pangalan po, Jesucristo. Amen. Hallelujah. That's why we praise Him habang bibigay tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon, manayon sa ating puso. You came to live a perfect life. You came to be the living word, our light. You came to
to die, so we be reconciled. He came to rise, to show His power and might. That's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. Came to live. He came to live. Live again in us. He came to be our conquering King and friend. He came to heal and show the lost ones His love. He came to go prepare a place for us. That's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. That's why we praise Him. That's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. We thank You, Lord. Binigay Mo ang lahat sa amin, Panginoon. Kaya ka dapat Kang papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Praise God. Okay. Dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon at nais ko pong tayo po itumayo. Hallelujah. Let us sing When We See Christ. Hallelujah. When We See Christ. Yan ang nais ng bawat isa sa atin. Ang makita natin ang ating Panginoon higit sa anumang bagay sa mundong ito. Hallelujah. At times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, oh, so Jesus.
niyo ako sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 16. Sa chapter 15 verse 24. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Verse 25. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Verse 26. The last enemy that shall be destroyed is death. So, yan po ang pamagat ng aking isishare sa inyo, yung kapangyarihan ng Panginoon na sinasabi ng prophet. Iyan ang kailangan natin ngayon. Naghihintay tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ng deliverance. So, samahan po ninyo ako sa pananalangin na ito. Idalangin ninyo ako, gamitin ako ng Panginoon. Sapagkat wala akong magagawa maliban ang Panginoon. O God, narito muli, Panginoon, ay aking pinagkakatiwala sa iyo. Ang aking sarili at anuman ang nais mo sa mga oras na ito, Panginoon, mga salitang mamumutawi sa aking labi ay maging kapangyarihan nawa ito upang magbigay ng kapangyarihan, Panginoon, sa bawat binhi upang maka-alpas, Panginoon, maka-breakthrough sa anumang humahadlang, anumang tumatakip, Panginoon. At ito'y makalangpas hanggang sa lumabas at mahayag ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo sa bawat isa sa amin. Kaya narito kami, Panginoon, nagpapasakop lamang sa iyong banal na Espiritu, sa liwanag ng iyong mensahe sa huling panahon, sa kapangyarihan, sa anointing ng iyong lingkod na propeta, at dahil sa mga pinili mo kami sa huling araw na ito, narito kami, Panginoon, nagtitipon mga pinili sa huling araw na ito upang tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kami, Panginoon, ay ma-deliver, maligtas, at makaranas ng quickening power, Panginoon, ng pagpapalit ng katawan, pagpapalit ng pag-uugali, pagpapalit ng pag-iisip, pagpapalit ng mga kilos at mga gawain, Panginoon, hanggang sa totally, Panginoon, ay wala nang kamatayan sa amin, kundi ang buhay, ang liwanag, Panginoon, ang kaalaman, ang kaisipan ni Kristo ay lubusan ng mapasa amin, at ang iyong paghahari, Panginoon, ang 1,000 taon kaharian na wala nang kahirapan, wala nang kamatayan, Panginoon, hallelujah, ay maganap at mangyari sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong pangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa. Alang-alang sa iyong pangalan, Lord Jesus Christ, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang gabi po at tayo po makaupo na. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. First time ng history sa simbahan. Ako ay nakapangaral ng linggo. Hallelujah. So, ito ay makasaysayan. Kasi galing po kami nangaral ni Brother Buddy sa mga
mga bulag, pipi, bingi. At nagkinto ako, na-inspire siguro si Pastor, kaya sabi niya, pwede na yon. Kasi yung mga pingkaw doon, sabi ko, kayo ang katuparan ng salita ng Panginoon na sinasabi niya ay anyayahan ninyo ang mga pingkaw, mga bulag, mga bingi, dahil inaanyayahan ng mga walang kapansanan, ayaw. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mapalag kayo. So, hanggang sa napunta ako sa, sabi ko sa kanila, yung power ng resurrection, yung pagpapalit ng katawan. Kasi sabi ko sa kanila, kung walang mensahe ng pagpapalit ng katawan at muling pagkabuhay, pagbabago ng buhay at ng rapture, ng pag-agaw, sabi ko, kawawa naman kayo kung mananatili kayo bulag, mananatili kayo pingkaw, pilay. At habang panahon na kayo ay ganyan ang kalagayan yun, di ba? Kawawa kayo, di ba? Noong ako nga ay nasa Masbate, mayroong missionary roon na nangaral daw siya sa bundok, doon sa mga NPA. At sabi, ang kanyang pangaral, tanggapin niyo si Jesus dahil may buhay na walang hanggan. Nagulat daw siya, nagalit yung mga mahirap. Pero sabi niya, buhay na walang hanggan, mayroon pa bang buhay na walang hanggan na ibibigay? Ang hirap-hirap na nga nitong buhay namin. Tapos bibigyan pa kami ng buhay na walang hanggan. Ayaw ko na. Praise the Lord. Natauhan din siya kasi, oo nga naman, kasi nag-umpisa siya kagad sa buhay na walang hanggan eh. Hindi yan ay paliwanag na papalitan ng katawan. Yung hirap mo ay mawawala na. Mayroon ng bagong katawan, mayroon ng bagong kaharian. Praise the Lord, may bagong langit, may bagong lupa, mayroong bagong mga bagay na ipagkakaloob ng Panginoon. Eh, nagtaka saya, bakit nagalit yung magsasaka na yun? Mayroon mo, sabi, bibigyan pa kami ng buhay na walang hanggan, tapos walang hanggan pa. Ibig sabihin, yung hirap ko ay wala nang katapusan. Ayaw ko na. Kaya mga kapatid, mahirap yung putol-putol ang mensahe natin. Kaya mag-uumpisa ako ng definition ngayon tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Praise the Lord. Ang sabi na naisulat ko dito sa John chapter 17 verse 2, ang kapangyarihan ito ng Panginoon ay binibigay ito. Talagang libre ito, binibigay ito ng Panginoon. At sabi sa Lucas chapter 9 verse 1, ito ay delegated to others. Talagang ibinahagi niya ito, binabahagi niya ito sa atin. Mga kapatid, sa atin, mga experience kong walang binigay sa atin na kapangyarihan ng Panginoon. Una-una, yun lang makapunta ka rito, hindi ka makakapunta rito. Sabi, walang makakalapit maliban ilapit. Praise the Lord. Yung makapakinig ka ng salita ng Diyos na parang gusto mong makapakinig, kung hindi ka binigyan ng kapangyarihan para makalapit at makinig, ay wala kang magagawa. Ang sabi sa Biblia, apart from me, you can do nothing. Nothing, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Diyos, kung hindi ka pinili ng Panginoon, kung hindi ka para sa Panginoon, wala kang magagawa. Kaya kung mayroon kapangyarihan ng Panginoon na nagdala sa iyo dito, sa mensahe na ito, sa salita ng Panginoon, sa hapon na ito, nagkakatipon tayo dito, purihin ang Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat pinili ka ng Panginoon. Ikaw ay para sa Diyos, para palitan ang katawan, para mabuhay sa walang hanggang buhay. Iyan ang dapat na isipin natin sa mga oras na ito. Hallelujah. Teka, nabubulo na natin. Doon sa yung pangangalan sa mga bulag. Sabi ko, napagod ako, brother Bonnie, kasi siguro humahatak sila dahil talagang pakinig na pakinig sila eh. Alam mo kasi itong kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Pag hindi ako magamit ng Panginoon, magagalitin
parang magagalit din ako na isang bagay na kinamumuhian ko. Na ayaw ko ng ugali na yan. Kaya kung hindi ako gumanap sa gawain ito na ibinigay sa akin ng Panginoon, ay talagang ansama ng ugali ko, mga kapatid. So, pag hindi tayo magamit ng Diyos sa posisyon na ipinagbigay sa atin ng Panginoon, kaya mayroong mga naglilingkod sa Panginoon na pinagpapalit niya ang buhay niya. Kasi pag yung buhay dati, hindi yun ang kaligayan, hindi yun ang pagkain ng kaluluwa natin, kundi yung buhay na kay Kristo. Yung buhay na nasa kaharian ng Panginoon. Eh, kung tutusin, kaibigan ko na milyonaryo na ipinanalangin ko at talagang nagtaas ng kamay siya at talagang pagkatapos ko ipanalangin, tinawag yung sekretary at binigyan ako ng 3,000 cash. At pagkatapos hiningi sa akin yung number, anong number mo? Eh, wala akong, kaya ayaw kong mag-silpon eh. Dahil sabi ko, baka mamaya, kampon ni Satanas yung tumawag sa akin, alukin ako ng, ang kahinaan ko pa naman ay yung mga bagay na material. Baka mamaya, wala na akong makain, tapos tinawagan ako, inalam ko na isang sakon sa labi. Praise the Lord. Kaya maganda na walang cellphone, walang laptop, wala lahat. Kaya sabi sa akin yung isang may negosyo na kapatid ni Justice Chief Justice Nazareno ang namumuno, kailangan si Al siya na ang membro doon. Ay yung makauna raw ako doon. Eh, 15,000 ang halaga doon. Eh, nung nag-fill up na ako ng application, sabi nung yung corporate, sabi niya, paano ito? Walang cellphone, walang telepono, wala. Eh, yung produkto niya, website pa man din. Praise the Lord. Eh, sabi ko, wala na ako dyan, di ko na kailangan yan. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Yung mga bagay niyan ay hindi natin kinatatakutan yan dahil sa atin lahat yan, ang sabi ni Pablo. Lahat ng bagay nito sa atin. Praise the Lord. Hindi ang demonyo nang may-ari nito. Ito'y mamanahin natin. Hallelujah. Kaya nga, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Kung pinili ka ng Panginoon, ang pumili sa iyo ay ang Diyos. Makapangyarihan pa ba si Satanas kaysa Diyos natin? No. Praise the Lord. Kaya nga, kung makikilala mo kung sino ka, ikaw yung pinili ng Panginoon. Diba? Huwag ka na magduda. So, isang bagay pa na kahulugan na nailista ko dito ay yung Believer's Resurrection sa 1 Corinthians 6:14. At pagkatapos, yung Lucas chapter 4, verse 14. Yung sa ministry, yung sa gawain sa Panginoon. Eh, kapangyarihan ng Diyos yan. Apart from me, you can do nothing. Kaya kung anumang ginagawa mo, pag-igihin mo na yon. Kung paglilinis man yan, paghugas man yan, o pagpapatutuo, pangangaral, pagbabasa, o anumang pag-awit, lahat ng bagay niyan, pagyamanin mo na yon. Dahil, yung itinanim mo, aanihin mo. Kung ikaw ay yan ay pinalalago ka ng Panginoon dyan sa kaloob na yan na maliit, pero yan ay lumalaki. Praise the Lord. Papunta ka niya sa body change. Kasi una-una babaguhin ang ugali mo dyan. Yung dati mong buhay ay hindi na yan ang magiging buhay mo. Kaya proseso na yan para sa quickening power na darating sa iyo na mapalitan ang iyong katawan. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pedro, kung kami nga na matuwid ay hirap ng maligtas, yung pa kayang gumagawa ng mga kasalanan? Kasi ang ibig sabihin niyan ay katulad ng binhi, kailangan yan itanim, kailangan yan umusbong, kailangan yan magsanga, kailangan yan magdahon, kailangan magbulaklak, kailangan magbunga, kailangan mahinog, at kailangan pitasin pagkatapos ilagay sa bangan. So, hindi yan magic. Praise the Lord. Kung ang Diyos bumaba, nagpakaliit,
pumasok sa tiyan ni Maria, pagkatapos siyam na nabuwan dito sa tiyan, tapos lumabas tubig, tapos dugo, pagkatapos dumaan sa pagkabata. Praise the Lord, tapos nangangaral, walang pinatay pa, wala namang ginagawang masama. So, pag ikaw ay namuhay sa ugali ng Panginoon, tandaan mo, ay maraming kakalaban sa iyo. Pero dapat mong isipin, kapanig ka na sa Panginoon. Ganun lang yun, praise the Lord. Dahil hindi ka nakakampi ng sanlibutan, hindi ka nakakampi ng mga bagay ng sanlibutan, at hindi ka na kasama ng laman. Kasi itong yun-yun na ito, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, pag-aasawa ng Diyos, ito yung pagdudugtong ng buhay ng Panginoon. Nakatulad dito sa mag-asawa eh. Praise the Lord. Pag nag-asawa kayo, isa na lang ang katawan ninyo, di ba? Tapos nagpo-produce kayo ng anak. So, ganyan po itong yun-yun na ito sa salita ng Panginoon. Kasi kung alam lang ng denominasyon na kailangan sila mabautismo sa pangalan ng Panginoon, kung alam lang ng denominasyon na kailangan makilala nila ang isang Diyos, ay yun lang naman ang tinuturo ng prophet na bumalik sa salita ng Panginoon. At pagkatapos yung ginagawa nila, tama na yun. Kaya lang, aanin mo makumbert ang buong mundo kung ang bautismo naman ay sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Papaano magkakaroon ng kaloob ng Espiritu Santo? Papaano magkakaroon ng kaloob ng kapatawaran? Ng kasalanan. Diba? Praise the Lord. Samantala, ang sabi nga, praise the Lord. Wala pala yung panyo ko. Hallelujah. Samantala, ang sabi ng Panginoon, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas at lalakip ang tanda ng kapangyarihan. Diba? Pagka nalaktawan mo yun, kasi yan ang katusuhan ng demonyo. Tanda natin, matalino ang demonyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, be wise as a serpent. Diba? Huwag mong hamakin, sabi ng denominasyon, bubo si Satanas. No. Hallelujah. Praise the Lord. Masakop niya ang buong mundo sa kanyang katusuhan. Hallelujah. Kung wala ka sa Panginoon, wala kang magagawa kay Satanas. Pero pinili ka dito ngayon, kaya ngayon ay ang kinil mo ng kapangyarihan ito. Hallelujah. Ito ang negative diyan. Kasi negative at saka positive ay diyan nagkakaroon ng ilaw, di ba? Kung papaano na ang lahat ng bagay na ito ay ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Wala nang natira. Sabi, sa langit at sa lupa, lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa ating Panginoon at binigay na sa atin. Pag lahat, sabi ni Pastor, lahat yun. Walang natira yan kasi lahat eh. Kung lahat ng kapangyarihan sa langit ay naibigay na sa Panginoong Sos, lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa naibigay na sa Panginoong Sos, pagkatapos ikaw ngayon ang pinili niya, ibinibigay sa iyo ang kapangyarihan. Ang buong iglesia na ito, dahil sa mensahe na ito, nasa atin ang lahat ng kapangyarihan. Wala nang natira sa langit at maging sa lupa. Nasa atin na lahat. Praise the Lord. Kaya, kung mayroong negatibo na para maging powerless, ay sa Genesis chapter 9 verse 14, pwede ba i-ano natin dyan? Para mabasa natin to. Genesis chapter 14, 19 verse 14. And it shall come to pass, ito yung pagiging worldliness. And Lot bang tamang pronunciation dyan? Went out and speak unto his sons-in-law, which married his daughters and said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. Ito kasing kasaysayan na ito, yung syudad, gugunawin na yan. Kaya may anghel na ipinadala ang Panginoon kay Lot na sino bang gusto mong iligtas, sabihan mo na.
Kaya iyon ang sinabi niya. Ngayon, sabi niya, but he seem as one that mock unto his son-in-law. Yung kanyang manugang, nagtawa lang. Alam mo, pagka mayroong nangangaral dito, may salita ng Diyos, mayroong mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid natin na nagsasalita, tapos parang katawa-tawa, baka yung mocker na yan, delikado yan. Nagiging powerless ka dyan. Praise the Lord. Kasi ang dapat sa atin ay magsuportahan tayo. Huwag tayong magda-down ng isa man sa atin dito. Dapat bawat isa sa inyo naniniwala na ako'y lingkod ngayon ng Panginoon na inatasan dito yung salita na lumalabas sa akin, hindi akin! Dapat kaunti man, huwag papasok sa isip ninyo na maghamak-hamak ng mga kapatid, lalo na kung ginagamit ng Panginoon. Lalo na kung salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig ng kanyang dila. Kasi manifestasyon niya na may nakatira na Diyos doon sa loob. Lalo na kung ang pamumuhay niya ay ayon sa salita ng Panginoon. Nabautismo sa pangalan ng Panginoon, nananampalataya sa mensahe sa panahon, at gumaganap ng tungkulin na inaatas sa kanya. Iwasan natin yung ugaling maker. Diba? Yung naglilibak. Praise the Lord. Kasi kung mayroong makakapagpapurol ng ating mga pag-uunawa, ay yun yun, mga kapatid. Hallelujah. Kung mayroong mawawala ng power, ay yun ang dahilan. Kung magiging powerlessness siya. Praise the Lord. Mga kapatid, totoo ang demonyo. Pero mas totoo ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa karanasan ko lang, kailan lang may yung pinatawag ako na mayroong sanib na demonyo, yung mismo binabanggit niya si Satanas. Kailangan ang pananampalataya mo, ikaw ay may kapangyarihan ng Panginoon. Palayasin ang mga demonyo kasi squatter lang yan. Gusto yan, tumira sa katawan na yan. At yung katawan na yun, binayaran na yan ng Panginoon. Titulado na yan, pinirmahan na yan ng Panginoon. Pag-aari na niya yan. Walang karapatan ng demonyo dyan. Pero, pag pinayagan mo siya at pagkatapos, wala kang alam na dapat mo siya palayasin, ay magpapasasa ang demonyo dyan. Kakainin yung mga laman loob mo, sisirayan yung atay mo, yung kidney mo, yung atay mo, yung baga mo, hanggang yung sakit niya. Satanas yan eh. Praise the Lord. Pero kung yung sipon nga, hindi mo mapalayas, lalo pa yung cancer, hindi mo mapalis, dapat hindi siya tumira dito. Praise the Lord. Hindi siya pwedeng mamahay dyan kung siya ay nag-anyong mikrobyo o siya ay nag-anyong hangin. Kailangan, ipatong mo na yung kamay mo at sumuko ka na sa Panginoon, humingi ka na ng kapangyarihan ng Diyos na huwag yan manatili dyan, huwag mong patagalin yan, baka manganak pa yan. Praise the Lord. Yung mga isip natin na minsan sumasanib dyan yung mga duda, yung mga haka, yung mga pagbibintang, yung mga pag-iisip na hindi tama, huwag mong patagalin yan. Baka manganak pa yan. Praise the Lord. Agad-agad na iyan ay hingi mo ng tulong. Alam mo, hindi mo pwede dalhin yan sa doktor. Dok, pwede ba i-extreme mo dito yung masamang isip ko? O ano bang tablitas ang inumin ko dito? Praise the Lord. Si Jesus Christ lang ang doktor dyan. Amen. Hallelujah. Tandaan mo yun. At ikaw lang ang Diyos yan, ang nakakaalam. Praise the Lord. Hindi yan alam ng asawa mo, ng anak mo, hindi yan alam. Praise the Lord. Kaya nung ako ay nagkasakit at parang ginangat-ngat yung baga ko,
eh, alang naman sabihin ko sa, ano ko, tulungan din niyo ako. Praise the Lord. Lalong lalakas lang ang demonyo pagka hindi maniwala yung sinasabihan mo. Pero kung alam mong makakatulong yan, ay yung panalangin lang. Praise the Lord. Pagtawag lang sa pangalan ng Panginoon na may katapatan, ay kung dalawa lang kayo na magkasundo, walang magagawa yan. Praise the Lord. Kaya iniisip ko, talagang hinihingi ko sa Panginoon na huwag yan tumagal. Hanggang nararamdaman ko, talagang unti-unti siyang parang nawawala, nawawala, nawawala. Sabi sa Biblia, subukin mo ang iyong sarili kung ikaw ba'y nasa pananampalataya pa. Ha? Praise the Lord. So, mga kapatid, kailangan sa individual sa atin, marunong tayo makilala natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At matuto tayong pumatay ng diablo. Sabi, patayin ninyo sila ang lahat ng suligi ng masawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Minsan may pastoral denomination nung isang araw. Eh siguro nakita yung nakabisa ko. Ano ba ang ano mo? Rangko mo? Sabi ko, pumapatay ako ng demonyo. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat, mga kapatid, ganyan ang kaisipan natin. Nagliligtas tayo at alam natin na may kapangyarihan tayo ng Panginoon at ang trabaho natin ay mag-protection tayo sa bawat isa sa atin. At ang kalaban natin, yung hindi nakikita na yon na masamang espiritu, bantayan natin diyan sa isip natin, sa mata natin, sa pandinig natin, sa ating desire, sa ating ugali, sa ating kilos. Ang sabi, bantayan mo mula paggising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo. Kaya para mabantayan mo yon, paggising mo sa umaga ay pasalamatan mo agad ang Panginoon na mayroon kang umaga. Praise the Lord. Papurihin mo ang Diyos. Minsan, masyado tayong kumpiyansa dahil pinapalakas ang loob natin sa pangangaral na ikaw ay bride, talagang nasa iyo na ang lahat. Pero alam mo ba, ang without prayer, you are powerless. Praise the Lord. Tandaan natin yan. Naririto ang kapangyarihan sa ating bibig, sa ating dila. Pero kung hindi mo yung bibig kasin, ang demonyo, nag-aabang din siya ng lalabas sa bibig mo. Eh, paano kung biglang nabigla ka dahil sinuntok ka ngayon tapos nakapagmura ka? Pumasok ang demonyo. Di ba? Pero paano? Hindi ka nakapagbantay. Paano biglang pumasok sa isip mo at nakapagbigay ka ng haka, nag-isip ka ng masama sa kapwa mo? Hindi mo nabantay ang sarili mo. Na dapat sana ay ang isipin mo ay patawarin mo yung kapwa mo, mahalin mo dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero kung hindi mo nabantayan yang bulong na yan ng Diablo at pumasok sa puso at ito ay naging sama na ng loob hanggang sa mamaya hindi ka na makaimik, ang totoo, puno ka na ng galit. O, purihin ang Panginoon. Deliverance, ang sabi ng prophet. Kailangan natin ng power at deliverance. Sabi niya, hindi kailangan ng evangelist, kailangan yung salvationist. Praise the Lord. Handa tayong magligtas ng mga kinukubkub ng kaaway. Praise the Lord. Pag may nakita na akong parang matamlay at talagang parang malungkot at wala ng galak, parang nararamdaman ko na inaatake siya sa puso niya, sa isip niya ng kaaway. Kaya pag-ilihans mo yun at alam mo yung pagpatungulan ng kamay, yung power niyan, dadaloy niyan. Matutulungan na yung mga sil ng katawan na yan at yung mga kaisipan para yung demonyo ay lalayas niyan. Yung pagpasunod mo sa panalangin sa isang tao na tanggapin si Jesus Christ at sumabay sa iyo, praise the Lord, mabanggit niya ang pangalan ng Panginoon, power yun. Hallelujah. Doon sa taytay, yung mga estudyante ron, bago pagka nanalangin ako, pinapatanggap ko muna sa Panginoon, pinagsisisi ko dahil hindi mo alam kung anong ginawa niya sa buong isang linggo o isang buwan. Hallelujah.
kung ilan demonyo na nakumarga sa kanya na dahil sa ugali, sa isip at saka sa pananalita. Sabi nga ng prophet, isang hitit nga lang na si Guerrillo, isang demonyo. So, ito ang negative para maging powerless ang tao ay yung paglilibak. Yung maker. Tapos sa Mateo 17, verse 16-20, ito yung unbelief. At yung pagiging poverty naman ng isang tao sa spiritual ay yung sa Revelation 2 verse 9, sa 18 verse 20, Revelation 2 verse 9, ito yung pagiging poverty natin. I know thy work and tribulation and poverty, but thou art rich, and now the blaspheme of them which see their Jews and are not, but are the synagogue of Satan. So, itong pang-blaspheme, pang-pamumusong. Hallelujah. Praise the Lord. Nagdadala ito sa iyo para maghirap ka sa espiritual. Kaya nga, nung ang sino man nakapusong sa mensahe na ito, wala nang pag-asa sa iyo. Ang sabi nga sa Biblia, walang kapatawaran yan dito, pati doon sa kabilang buhay. So, ang pag-iingat natin ay huwag tayong makapusong. Baka di mo alam, iyan ay Espiritu Santo. Di mo alam, ay binhi ng Diyos yan. Praise the Lord. Kaya nga kung lalakad ka sa pagmamahal, lagi ang isip mo ay mahal mo siya, hindi yung dahil kailangan mo bigyan siya ng ulam lagi, ng bigas, kundi yung alam mo na hindi siya ligtas, yung alam mo na siya ay nilulukuban siya ng kaaway at wala siyang kapangyarihan at puspos siya ng karamdaman. Praise the Lord. Alam mo ang kapangyarihan mo na sa pangalan ng Panginoon, pwede siyang maligtas, gumaling, makalaya. So, yan ay para yumaman ka sa spiritual. Sabi ng Panginoon, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit na doon walang nagnanakaw. Ano mang gawa mo na iyan ay ipinapatungkol mo sa Panginoon, sa kanyang kaharian, sa kanyang ebanghelyo. Praise the Lord. Nag-iimpo ka lang yan ng kayamanan sa langit. At karanasan ko yan, di naman makasalanan tayo, di ba? Pero praise the Lord, yung kaloob na ibinigay sa atin, parang binhiyan, pero kung iyan ay pagyayamanin mo, talagang ang desire mo, ang puso mo, talagang ibibigay mo ang buong buhay mo dahil sa kuling na yan. Sasabihin ko sa iyo, ay makikita mo ang matutulad ka kay pastor niyan. Kasi sabi, hindi tayo higit sa nagtuturo sa atin. Pwede lang tayo pumantay. Diba? Hindi mo higitan si pastor. Pero pwedeng yung kaloob ni pastor ay mapunta sa iyo. Matulad ka kay pastor, di ba? Matulad tayo kay Jesus Christ. Di ba? Ganun po 'yon, mga kapatid. So, sumuporta tayo, magmahal tayo, mag-offer tayo ng pananalangin, mag-support tayo. The best na ang i-support mo. Katulad 'yung nangyari sa babae sa 'yung nagbigay ng pagkain kay Elijah. Yung buong kabuhayan niya, isinuporta niya. Doon sa, kung tutuusin nga, sabi, mamamatay na kami nito pagka ito ay ipakain namin sa iyo. Pero sabi nila diyan, ibigay mo muna sa akin yan. Praise the Lord. At nung ipakain niya yan, hindi siya naubusan. Sa mensahe na ito, mga kapatid, kung susuporta ka rin lang, itudo mo na. Hallelujah. Hindi ka maubusan. Pero kung mag-alinlangan ka, matulad ka kay Sapira, para lang sabihin niya na nagbigay siya, totoo, hinati niya. Tapos para lang sabihin na nagbigay siya, ang sabi ni Pedro, sa'yo naman yan, bakit ka pa nagsinungaling sa Espiritu Santo? Di ba? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung talagang kinunbi ka ng Espiritu Santo, kung talagang iyan ang nireveal sa iyo, gawin mo na! Ang buong buhay mo, ibigay mo! Hallelujah! At hindi ka mamamatay, kundi papalitan ka ng katawan.
papalitan ka ng bagong pag-uugali. Papalitan ka ng mga bagay na bago doon sa loob mo, sa labas, sa kaluluwa mo, sa espiritu at sa katawan. Yun lang ang mangyayari sa ating mga kapatid. Anong tinanim mo? Aanihin mo. Hindi pwedeng, hindi ka mag-ani dahil ang Diyos hindi pwedeng madaya. Dahil alam niya kung ano ang ginagawa mo sa isip, sa salita at sa gawa. Alam niya nakikilala ka ng Panginoon. Kaya motibo pa lang. Hallelujah. Dapat ang pagiging wise natin dito ay kinumbik ka, nangungusap sa iyong Espiritu Santo. Dapat pakinggan mo kagad yun. Dahil iyan ang sinasabi sa Deuteronomyo na pag dininig mo ang aking tinig at sinunod mo ang aking utos, ay pagpapalain kita. Salita yan sa Israel. Mga patay na yan sila. Pero pag nabasa mo yon, yan ay para sa iyo. Ganapin mo yon para pagpalain ka ng Panginoon. Pag nabasa mo ang Biblia at nangusap sa iyo, ay huwag ka na magpatumpik-tumpik dahil yung salita ay Diyos. Praise the Lord. Pag narinig mo sa pangangaral, iyon na yon. Ganyan ang pananampalataya natin dito sa mensahe na ito. Yan ang doktrina natin dito. Si Kristo ay siya yung salita. Diba? Hallelujah. So, isang bagay pa na nakapagpapahirap sa espiritual ay sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 3. Pakialang, makisuyo lang. 1 Corinthians. Ito yung pagiging immature. I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ, I have fed you with milk and not with meat, for hereunto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3. For ye are yet carnal, for whereas there is among you in being, ingit, strife and division, are ye not carnal and walk as man? Tao pa rin kayo, parang karaniwan lang kayong tao. Namumuhay kayo sa ugali ng tao. Kasi dapat wala na sa atin yan. Hindi na tayo tinatablan yan. Diba? Praise the Lord. Kasi ang atin, hinihintay natin kung ano ang kaloob ng Diyos sa atin. Paghihintay. Yan. Tanda natin yung mga salita niya kasi sinabi yan ng prophet natin. Praise the Lord. So, ito ang quotation ko sa paki-ano lang ito. Sabi ng prophet natin. I have nothing against my brethren. I am speaking of myself. But we are evangelists. Billy Graham, a great evangelist. Oral Robert, a great evangelist. Then, our great man, we appreciate them, but we don't need evangelists. What is it? Organizing politics, getting the Methodists and Baptists and all the Pentecostal group together to cooperate and show how big we can be, and how many we can draw out. We don't need that. We need a waiting on God. Yun ang kailangan natin. Dito sa kalagayan na ito, naghihintay na lang tayo sa Diyos. Anong hinihintay natin? Till the Holy Ghost comes with power. Yan. And deliverance. Yun po. Yung bigla tayong papalitan ng katawan. At pagkatapos itong nabubulok na ito, itong mga nakakaramdam na nga ako, parang bago na tayo yung sistema ng katawan ko eh.
Bago na yata yung atay ko, yung kidney ko, yung lapay ko, dahil parang kumain ako sa hindi. Pwede na eh. Praise the Lord. Hindi katulad doon na parang pagdating ng umaga, parang pag hindi ka makakain, parang napaka-pubri mo, parang kawawa ka talaga naman. Pero ngayon, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sinubo ko nga, doon, ako lang mag-isa sa bahay. Praise the Lord. Hindi na nababawasan yung, naubos na rin yung tanke. Kasi hindi ako nagsasayang eh. Kasi kaunti lang kinakain mo, parang busog ka na, parang saya-saya mo. Praise the Lord. Kapatid, hindi ang buhay ang pagkain, kundi ang buhay natin ay ang salita ng Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out from the mouth of God. Hanggang maging full word na tayo, hanggang sa magliliwanag na tayo. Amen. Maging 19 anyos pagkatapos. Yung quickening power na yon, katulad na nangyari kay Sarah, katulad, praise the Lord, yan ay totoo sa atin. Amen. Sabi dito sa kutisyon ko, sabi niya, our season is between time and eternity. Ituro panahon natin to ay naririto na ang eternity. Praise the Lord. Sabi ng si Karaya, kaya mapapansin natin, sabi, parang napapansin natin na parang hindi gabi, hindi parang gano'n. Sabi niya, ang churches daw, sabi, ay tapos na ang kapanahunan ng iglesia. At ang sabi, nabasok pa sa ating prophet na itong Laodicea na ito, matatapos ito pag kinuha na tayo ng Panginoon. Kaya habang naririto pa tayo, ibig sabihin may ginagawa pang Panginoon. Kaya alamin natin ano ba ang kulang mo pa. Hallelujah. Andito na sa atin, sa mensahe na ito, nandito na ang presensya ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang ay talagang hingin mo anumang maibigan mo. Sinabi ng Panginoon. Hingin na natin anong kulang mo. Kaya ang panalangin mo ngayon sa bawat araw, sa tuwing umaga, Lord, ano pa ba ang kailangan ko sa araw na ito? Kaya siyasatin mo ang isip mo, puso mo, ang iyong ugali, ang iyong kilos. Hallelujah. Praise the Lord. Yung stitch of a perfect man, ay tingnan mo kung may virtue ka na ba? Meron ka bang, meron ka ng knowledge, meron ka ng temperance, meron ka ng patience, meron ka ng godliness, meron ka ng kindness, hallelujah. Kasi kung may sama ka pa ng love, wala pang kindness yun. Hindi ka pa pwede mag-asawa ng love. Kasi yung love doon ay si Jesus Christ. So, nandoon ka pa lang siguro sa pagtitiis o pagpipigil. Di ba? Hanggang sa ang Panginoon ay aalisin yan. Kasi sabi niya, hanggang sa lubusang mapasuko ang lahat ng kaaway, kung ano man yung kaaway ng Diyos na nasa iyo, ang Diyos ang gagawa niyan. Siya ang nagmamalasakit sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 1 Peter chapter 5 verse 7. Pinagmamalasakit tayo ng ating Panginoon. Tandaan natin 'yan. Kaya ang kailangan na lang natin ay ang pananampalataya, pananalangin ayon sa salita ng Panginoon. Hingi natin ang maibigan natin. Praise the Lord. So kung kailangan mapalitan yung mga kaisipan natin na mali, ay hingi natin na palitan na yung isip natin. Palitan na yung damdamin natin na hindi tama. At yung ating mga kilos, pag-uugali, na hindi nararapat, hindi ayon sa salita ng Panginoon. The seed must be quickened. First, kailangan ma itong binhi dito sa puso natin, ito ay mag-quicken ito. Sinusundo ito ng Panginoon para ang kapangyarihan ito ay maitaboy yung lahat na, praise the Lord. Parang yung binhi, di ba? Pag tinanim mo yung binhi, pag iyan ay nasikatan ng araw at pagkatapos ay naulanan, biglang bumubuka at tapos umuusbong yung dahon. So, ang sabi ni Pablo, ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig, ang Diyos ang nagpapatubo.
Kaya kung tayo ay katulad ng isang halaman, tayo ay patutubuin para magbunga, ay ang Diyos lang magagawa niyan. Kung tayo naman ay tinulad sa isang building para tahanan ng Panginoon, ay ang Diyos ang gumagawa niyan. Kaya mga kapatid, ang Diyos lang ang kailangan natin. Siya lang ang may kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na bago sa ating buhay. Praise the Lord. Quickening power is here. Praise the Lord. Yung tumawag sa atin, dahil narinig natin ang mensahe, the deep, call it unto the deep. Kung hindi ka pinili ng Panginoon, di mo itong maririnig, di mo itong maiintindihan. Pero kahit na bingi ka, pag ikaw ay binhi ng Panginoon, talagang may mangungusap sa iyo kasi may teacher doon sa loob mo. Mayroong Diyos na naroon, may binhi roon. Amen. Kaya, iyan ang mga pinili sa huling araw na ito. Hindi mo yan mapigilan. Lalago yan, tutubo yan, matutulad yan sa ating Panginoon. Magiging kamukha yan ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung mensahe kaninang umaga, lahat yan pinapatubo. Pero ang aking pananampalataya, walang makakalapit dito kung hindi siya pinalapit ng Diyos. Kaya yung mga hindi sa Diyos, nasa labas yun. Lahat ng narito pinalapit ng Panginoon. Sa Panginoon yan, yan ang pananampalataya natin. Praise the Lord. Walang isa man mahiwalay. Di ba? Praise the Lord. Kasi mababaw yan pag tinignan mo. Minsan, ang ugali lang, parang inisip mo, hindi yata binhi ito, serpensid yata ito. Huwag tayo mag-ahakaan ng ganyan. Dahil hindi mo alam yan. Ang Diyos ang tumawag yan. Ang basihan mo lang dyan, by their fruits. So, ang kasimplihan dyan, walang makakalapit maliban ilapit ng Panginoon. Wala kang magagawa. Kahit itali pa dito natin yan, ikulong pa dito yan, sarahan, gawan pa ng kabinit yan, hindi yan mabubunagin kung hindi sa Diyos. Di ba? Pero kung iyan naman ay sa Panginoon, hindi yan mapipigilan. Papasok yan dito. Pupunta dito yan. Di ba? Praise the Lord. Kaya alisin na natin yung mga mababaw na kaisipan na parabagang dahil hindi mo nakita sa parabagang basihan mo ay yung talino. No. Salita ng Diyos ang basihan natin. Walang makakalapit maliban ilapit. Kaya nga sabi ng prophet, hindi na natin kailangan ng mag-altar call. Dahil wala naman makakalapit kung ilapit ng Diyos dito. Praise the Lord. Sa Masbati, nagulat ako nung mag-altar call yung pastura doon. Pinatungan ko lang yung isa, biglang nagabuwal sila lahat. Ayaw kong mapansin, baka sabihin nila ako'y may kapangyarihan. Hindi naman, di ko alam yun. Pero alam ko, mga demonyo yan natumba. Pero natatakot ako dyan kasi sa Bohol, ay talagang pagpanalangin ko, lumagabog yung babae dyan sa harapan ko. Ang lakas ng lagabog, kinabahan ako eh, inaakap ko eh. Praise the Lord. Eh, nung ipatong ko yung kamay ko, hanggang doon sa dulo, biglang nangatumba. Yung bata, yung may dalang bata, pinigilan ko yung sarili ko. Habang pinapatungan ko siya, pinigilan ko. So, nakita ko lang ang kapangyarihan ng Panginoon dahil ang daming mga maligno doon sa lugar na yun. Kaya nagpakita lang ang Panginoon ng kapangyarihan. Pero alam ko, hindi yun ang palatandaan na tunay, kundi yung salita ng Panginoon. Kung magpapabautis mo lang sana sila, puri ng Panginoon, niniwala na ako na sila yung tinawag ng Panginoon. Pero kung tumbabangon, tumba-tumba lang ang tawag doon. Praise the Lord. Hindi dapat ipagmalaki yan. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi, ipagmalaki mo na nasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Weakening power is here. The word, a prophet, by itong salita ng Panginoon, ito yung bumabalot sa atin, ang sabi. At itong pagmamaliit na ito ng salita ng Panginoon, ito ay katulad daw ni Sarah na minaliit lang yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya minsan sa expression pa lang, pwede na natin makita na ito may potential siya. Yung pagsang-ayon pa lang niya.
ang sabi sa atin, ang mensahe na ito. Kaya minsan, pwede mong makita na may potensyal ito dahil kung sumasang-ayon siya sa mensahe ng Panginoon. Hindi ka minamaliit, hindi ka hinahamak, kundi parang sumasang-ayon siya. Isang palatandaan yan. Praise the Lord. So, body change, ang proof ng body change ay yung nagugustuhan na niya. Ayan ang sabi sa atin, sa misahe. Quickening power is product of sacrifice. Katulad si Abraham, di ba? Nag-sakripisyo siya, yung anak niya. Tapos nung sasaksakin na niya, biglang nagkaroon ng pang-alay. Eh, paano biglang lumitaw yung alay doon, di ba? So, purihin ng Panginoon. Yung quickening power niyan ay di mo namamalayan sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sa katapatan mo, sa pagsamba, sa katapatan mo, sa kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahit naglilinis ka lang, naguhugas ka lang, o nagpupunas ka lang, o anumang kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon, at ikaw ay nagtatapat, yung hirap na yon nakikita, yan ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko, ako kahit lakarin ko eh, may pakita ko lang sa Panginoon na mahal ko siya. Praise the Lord. Kasi itong pag-ibig nito ng Diyos, pag may pakita mo kung gaano mo siya kamahal, ay dadalhin ka nito sa quickening power. Magugulat ka na lang, naalis na yung cancer mo, naalis na yung ulcer mo, naalis na yung masamang karamdaman mo, naalis na yung masamang kaisipan mo, naalis na yung masamang damdamin mo, at nababago na ang iyong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. Nagki-create ang Diyos ng bago sa iyong buhay. Praise the Lord. Dahil nagsasakripisyo ka, hindi ka nang hihinayang magbigay ng ikasampung bahagi, hindi ka maghihinayang magbigay ng anumang ambag, hindi ka nang hihinayang mag-share ng kaloob na nasa iyo. Alam mo, sabi ng Panginoon, ang umuurong, hindi ko kalulugdan. Huwag tayong uurong pagka kinukunbik ka ng Panginoon, inuutusan ka ng Panginoon, mayroong kang tinig na naririnig sa iyo. Hallelujah. At nagsasalita ang Diyos personal sa puso mo, pakinggan mo yun. Praise the Lord. Huwag mo nang isang guni kung kanino man yan. Isang guni mo yun sa Biblia. Basahin mo ang Biblia kung yan ay nasusulat. Hallelujah. Ganapin mo. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, kahit isang basong tubig lang ay hindi walang gantimpala. Ang Diyos, hindi mo mapaglilinlangan sa ginagawa natin. Tandaan natin, bawat isa sa atin ay tatanggap ng kagantihan sa bawat gawa natin. Kaya nga sabi, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Yamang hindi sayang. Walang sayang sa anumang ginagawa natin. Kung yan ay sinasampalatayanan mo, kung ikaw ay kinukunbik dyan, kung iyan ang revelation sa iyo, praise the Lord. Ikaw lang mag-isa at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Gawin mo yan. Hallelujah. Na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. God provide himself sacrifice. So, yan po ang ating Panginoon. Kung hinandog niya ang kanyang buhay para lang sa atin, nararapat din naman ang buhay natin, ialay natin sa isang kaibigan para maligtas siya. Hallelujah. Ako, ang kaloob sa akin, ang burden ko, ang salvation, kaligtasan ng mga kaluluwa. Kasi gusto ng Panginoon yan. Utos sa atin ng Panginoon yan. At si Brother Branham, yung kinot ko kanina, yun ang sinabi niya. We need salvationist, not evangelist. Ha? Praise the Lord. Kaya, ang hamon dito sa atin, sampalataya na natin itong quickening power ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito ang ating ang bride, ito ang pakikiisa natin sa kanyang salita. Ito ang pakikipag-asawa natin sa kanyang salita. Kasi ang daya dito ng diablo,
ay nagpapakalalim sila hanggang sa iniisip nila para maiba sila. Pero ang sabi sa atin ng prophet, bumalik na tayo sa salita eh. Ang simpleng salita lang diyan ay yung sa umpisa. Yung original sin na yun na yung binhi na yun ni Satanas na hinasik doon kay Satanas na pangangalo niya, kasinungalingan, ay ipinanganak si Jesus Christ ng isang birhin dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Ang sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Namatay siya, binayaran na ang ating kasalanan natin. Kaya naririto na ang lahat ng ito, libre kaloob na ito sa atin. Lahat na ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa ating Panginoon. At ito ay available na sa atin lahat. Hallelujah. Sahuri na lang natin. Hingi na lang natin. Praise the Lord. Nandiyan na yan. Hallelujah. Ang quickening power na yan ay available yan. Praise the Lord. Kaya nga makikita mo, yun lang paggaling mo ng karamdaman. Bakit? Kasi meron ng bagong silula na nabuhay doon. Amen. Ang sabi ng prophet, hindi nagpapagaling ang doktor. Ang Diyos ang gumagawa ng buhay. Ang Diyos ang may-ari ng buhay. Ang doktor ay nilalason lang niya yung mga mikrobyo. Pero ang Panginoon, siya ang nagbibigay ng buhay. Hallelujah. Yung mga silula na yun na para sa katawan natin. Hallelujah. Kaya nga, babata ka, gagawin kang 19 anos eh. Daig yung mga pampahid doon, mga panghaplas yan na nagpapabata. Ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Gagawin kang bata. Hallelujah. Diba? Praise the Lord. So huwag kang maniwala. Kasi ang bulong dyan ni Satanas, dahil ang dami mo nakikita ngayon na mga nakaburol eh. Plus itong Ebola virus na kumakalat na hindi na pwedeng matulungan yung may sakit dahil humahawa. Praise the Lord. Pero sa binasa natin kanina, tatapusin ng Panginoon ang kamatayan. Lilipulin niya ang kamatayan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya unang malulugi dyan, yung mga may tindahan ng ataol. Dahil wala nang bibili ng ataol nila. Diyan tayo papunta sa buhay na wala nang kamatayan, mga kapatid. Kaya maghintay-hintay lang tayo. Yan ang ating hinihintay. Paki ano nga lang itong quotation na ito. Para ma... bilang pagtapos. Ang sabi, we don't need that, sabi niya. We need waiting on God till the Holy Ghost comes with power and deliverance. We need salvationists, not evangelists. So, dito sa ating kapulungan, mga kapatid, ano ba ang ginagawa natin dito? Naghihintay tayo dito hanggang sa palitan tayo ng katawan. Pinalitan na yung pag-iisip natin. Ang pag-iisip natin ngayon ay pag-iisip na ni Kristo. Ang ugali natin ngayon ay ayon na sa salita ng Panginoon. Sinasamba natin ang Panginoon. So, ano na lang hinihintay natin ngayon? Body change. Praise the Lord. Itong quickening power na ito na bigla na lang tayong aagawin at iwalay na tayo dito sa sanglibutan na ito ng karumihan, ng kasalanan. Yan ang ating inaasahan, mga kapatid ko. Kaya hindi tayo magtataka na talagang unti-unti mong nararanasan ng kapangyarihan na ito sa puso mo, sa isip mo, talagang mayroong kung anong nababago sa loob mo at hanggang sa ito ay talagang lubusan na makamukha na natin ang ating Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos at ang Diyos na ay sumasa atin at tayo ay makaranas itong quickening power ng Panginoon, ang body change na sinasabi sa atin ng mensahe nito. Tayo po yung tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Minsan, bago ko ibigay kay Pastor Jay, umawit tayo ng isang pagsambang awit bago ko manalangin sa Panginoon at hiningi ko rin ang pananalangin ninyo at idadalangin ko kayo na anumang kaloob sa inyo ay magampanan ninyo. Kasi lahat na tinawag sa atin, mayroon tayong gampanin, mga kapatid.
dahil mga worker tayo, kamanggagawa tayo ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Tulungan niyo ako, bigyan niyo ako ng isang awit na pagsamba. Yung all I want to do is love Him. Gusto ko yun na lagi natin gagawin ay yung mahalin na lang natin ang Panginoon. Nakilain natin siya sapagkat siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan Diyos na mayari ng lahat ng mga bagay na magagawa niyang bigyan ang bawat isa sa atin ng ating mga pangangailangan. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Ang iyong nawang salita, Panginoon, ay magdagdag sa anumang mga pangailangan ng bawat isa sa amin, mapunuan ang mga may pagkukulang, at umapaw, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin, at kami ay magkaisa at magkasundo hanggang sa maging isa ang aming kaisipan, ang aming pag-ibig, ang aming gawa sa iyong harapan, at maging kalugod-lugod kami, Panginoon, isang iglesia, isang babae, Panginoon, na sa kalipunan ay iyong pagkakasalan at malinis, walang dungis, walang kulubot dahil sa pananampalataya sa mensahe na ito sa huling panahon, dahil sa iyong salita na naghuhugas, naglilinis sa aming mga karumihan at nagpapalago at nagpapabunga, nagpapahinog, Panginoon, sa mga kaloob na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat lalaki, bawat babae, Panginoon, maging bawat bata at matanda sa buong iglesia ng Elite Bride Assembly, at maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay mga ligtas, at ang magamit mo kami na maging ilaw at asin ang bawat isa sa amin, magpapatotoo, magpapakilala na ikaw ang isang Diyos, ang makapangyarihan Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sila'y maakay, Panginoon, sa mensahe na ito, at sila'y magsisi at magpabautismo sa iyong banal na pangalan, Lord Jesus Christ. Magandang gabi sa Diyos na buhay at sa bawat isa, sa pangalan ng ating Panginoon, at ibibigay ko na po sa ating pastor.
Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Si Brother Nemi pala ay hindi lang evangelist, siya ay salvationist. Amen. Yun ang ibig sabihin ni Brother Bernard. Ano yung mga titulo na evangelist, apostol, kung wala ka namang dalang kaligtasan? Diba? Kung di mo naman taglay ang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay mapalaya, ikaw ay matulungan sa iyong kalagayan. Kaya sa gabing ito, sana ay naintindihan natin na tayo yung babaeng yun, kagaya ng pinangaral ko kanina umaga, na nalantad sa huling panahon. Amen. Na-identify ng salita ng Diyos, na nagtataglay ng ano, ng buong kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binuhos kay Kristo. Pero lahat ng nakay Kristo ay binuhos dito sa babaeng ito, sa nobya. Kaya kung iisipin nyo ano ang imposible sa nobya. Sabi ng ating propeta, katulad ni Maria, amen, ang salita ng Diyos ay mapapasanobya. At alam niya kung ano ang dapat gawin sa salita. Hindi lang po natin taglay ang salita, kundi alam natin kung anong dapat gawin sa salita. May ano kung taglay mong salita, hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin sa salita. Pero God has given us, amen, the wisdom, not just power, but wisdom para gamitin ang salita ng Diyos sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Amen. Sa gabing ito, I just felt led, amen, habang nakikinig ko kanina, na tayo ay manalangin para sa isa't isa. Amen. Lalaki, kapwa sa lalaki, papatong natin ating kamay sa isa't isa. Babae, kapwa sa babae. Katabi nyo, hindi nyo kailangang lumayo. Yung pong malapit na kapatid-kapatid nyo, na babae, kung ikaw ay babae, lalaki, kung ikaw ay lalaki. At ating pong i-exercise ang kapangyarihan. Amen. Na ibinigay ni Lord, pinahintulot niya na gamitin natin. That's why it becomes an authority. Dahil ang kapangyarihan niya sa Diyos, pero pinapagamit niya sa atin. Pinahintulot niya na gamitin natin. At minsan, we take it for granted. Di ba? Pag meron tayong pangailangan, yung ating discarding ginagamit natin. Yung doktor ang una nating naiisip. Samantalang lahat ng kapangyarihan ay binigay ni Lord sa atin. Amen. Meron tayong mga sama ng loob. Minsan, gusto man natin magpa-counsel kung kani-kaninong tao na magaling magpahupa ng galit, you know. Sabi sa Biblia, may kapangyarihan nga para magpatawad sa iyong kapatid. God has given you that power. Kahit gaano kasakit ang sugat na nagawa ng kapatid mo, God has given you the power to forgive. Amen. At mahalin pa rin yung kapatid na yun. Kahit gaano ka kalalim yung sugat na iniwan niya sa iyo. Amen. So kung meron kayong pangailangan, taas natin kay Lord yun. Nagagawin natin, hindi yung ating sarili ang ating ipagpipray. Pagpipray natin yung ating kapatid na pinapatungan natin ng kamay. And we will trust the Lord na kung ano man yung need natin, bahala siya. Basta unahin natin yung kapatid natin. Kapatid ko nangailangan. Kapatid ko, Panginoon, kaya nandito marahil meron siyang malalim na hinahangad sa iyo, Ama. Narito ako, pinapatungan ang kamay ko. Padaluyin mo ang kapangyarihan na nasa akin, Lord. Patungo sa buhay ng aking kapatid. At ibigay mo, Panginoon, kung ano ang kanyang kailangan ngayong gabi. Pwede ba natin gawin? Patungo natin. Kamay natin sa isa't isa. Just believing now. Believing. Habang ang musician ay tumutugtog something, amen, soft, amen, to worship Him. Set the atmosphere habang tayo ay nalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, hindi po ipinangaral ang mensaheng ito, simpleng mensaheng ito, ng walang dahilan at walang kabuluhan. Pinaalala mo sa amin, ang kapangyarihan mo ay wala sa langit. Pangyarihan mo ay nandito na, Panginoon, sa buhay ng mga tumanggap sa iyo. Nasa loob na ng nobya mo, Ama. Handang mag-operate, Lord, kung magagawa lang naming gamitan ng pananampalataya. Ay lang sabi, Panginoon, ang aming propeta, anin namin ang kapangyarihan kung walang pananampalataya kami, Panginoon, nahahawak sa kapangyarihan. Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng kapangyarihan habang nakapatong aming kamay sa isa't isa. Praying for my brother and praying for my sister, Lord. Lord, anuman ang Panginoon pinagdadaanan niya, anuman ang pangailangan niya ngayong gabi. Lord, anuman ang karamdaman niya, Panginoon, na nagpapahirap sa kanya. Panginoon, you've given us the power para wasakin lahat ng gawa ng kaaway, Lord. Kami ay continuation lamang, Lord, ng yung sinimulang gawin dito sa ibabaw ng lupa. At nung narito ang sabi mo, ikaw ay naparito para wasakin lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. At kami, Panginoon, bilang nobya mo,
tinutuloy namin, Panginoon, ang iyong sinimulan. Lord, kung meron mang, Lord, karamdaman, meron mang bagay na hindi wasto sa buhay ng aking kapatid, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ito'y aming sinasaway. Ito'y aming winawasak, Panginoon. At Lord, kami nangungusap ng kagalingan, kami nangungusap ng kapayapaan, kami nangungusap ng kalusugan, Panginoon. Kami nangungusap ng pagpapala, Panginoon, para sa aming kapatid. Lord, marahil merong mahigpit na pangailangan. Lord, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Panginoon, narito ka, ikaw ang kailangan niya, Ama. At ikaw ay nasa amin, hayaan mong kami maging instrumento. Maging alulod kami ngayon habang nakapatong aming mga kamay, Lord. Kung merong anumang anyo ng oppression sa isip ng aking kapatid. Lord, nagiging dahilan minsan ng depression niya, Panginoon. Hiling ko, Diyos, Ama, ng demonyong ito, Ama, ay lubos nang mawala, Panginoon, sa kanya. At palitan mo siya, Panginoon, ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. Kapayapaan, Panginoon, na hindi, Lord, maunawaan ng pag-iisip. Kagalakang di masayod, Panginoon. Ang iyong kagalakan, Lord, ang siyang aming kalakasan, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa. Bigyan mo ng direksyon ang bawat isa. Marahil meron dito ang kailangan magpasya tungkol sa mga importanteng bagay. Panginoon, ingatan mo siya, bigyan mo siya ng giya. Ikaw pong tumulong sa kanya, Panginoon, na Lord, tama yung maging desisyon niya, Panginoon, sa bagay na yun. Oh Father, salamat po. Salamat sa paggamit sa aking kapatid, Baranemi, Lord. Salamat sa mga kapatid kong kalalakihan na narito may kaloob, Panginoon. Hiling ko, Lord, i-quicken mo ang mga kaloob na yun sa buhay nila. Nang sa ganun, Panginoon, ito'y magamit, maging pagpapala sa iglesyang ito. Hindi lang mga kalalakihan, maging mga kababaihan, Lord. You also gifted them, Lord. Meron silang magagawa, meron silang parte, meron silang bahagi. Lord, i-quicken mo yung bahaging yun ng kanilang buhay. Oh God, at kagaya ng narinig namin kanina, Panginoon, amin ang ipaglingkod ng husto, Panginoon, anuman ang ibinigay mo sa amin dahil wala namang kaming may paglilingkod kundi ring galing sa iyo. Oh God, salamat po. Dumaloy ka, Panginoon, sa gabing ito. Dumaloy ka sa buong kalipunan, Lord. Salamat po. Salamat sa kagalingan. Salamat sa tugon. Salamat sa pagpupuno, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat sa panibagong sigla, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa paglilinis ng aming pag-iisip ngayong gabi. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Pinadali mo ngayon sa iglesyang ito. Because you have spoken it, Lord. And we receive it, O Father. We love you, Father. We thank you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Awitin natin yung sayo, sayo. Amen. As we continue to worship Him, bago tayo mag-iwahiwalay. Amen. Just think of this now. Think of the song. Hallelujah. Hallelujah, Father. We love you. Thank you, Jesus. Sa'yo po ang lahat ng ito, Panginoon. Amen. Thank you, Father. Sa'yong lahat ng pagsamba't luwalhati. Yes, Lord. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay maghalian ko nang sa aking puso ay hindi na mag- Salamat po, Panginoon. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling kita at mga bagay na tinuloy ko yaman
ito'y hindi pa rin sapat, sa alay na nararapat sa iyo. Minsan pawitin natin, hallelujah, from the start, hallelujah. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati. Salamat po, Panginoon, salamat, hallelujah. Mainam kong awit ay aawitin sa iyo, oh Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tanga at mga bagay na tinuloy kong yaman. Yes, Lord. Ito'y hindi pa rin sapat, sa alay na nararapat sa iyo. Awitin natin minsan pa. Ano pa ba ang may handog ko? Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man sa sandaling tritangan at mga bagay na tinuloy kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat, alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat, kahit ialay ang lahat sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Let's just praise Him. Thank you, Lord. Tanggapin mo aming pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo aming awit. Hallelujah, ikit sila, tanggapin mo aming buhay. Hallelujah! Jesus na yung iniligtas, yung nilinis, yung inaring ka na, Panginoon. Yung binukot, Panginoon, mula sa sanglibutan. Gamitin mo, Panginoon. Galing sa iyo ang lahat. Gawin mo kaming sisidlan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. We love you, Jesus. We thank you, Father. Yes, Lord. Amen. Hiniling ko po, dakilang Diyos, ang iyong patnubay sa aming pansamantalang pag-iwalay muli. Lord, bawat gawain ay amin pong ini-enjoy ng gusto. At pinasasalamatan namin na hindi mo kami iniwan kailanman. Salamat po sa presensya mo. At Lord, hindi po kami tatanggi katulad ni Vashti na aming napag-aralan kanina. Sa panawagan mo na kami lumapit sa iyong harapan at ipakita ang kalulatian mo sa aming buhay. Ipakita ang kagandahan mo, Ama. Every time na ikaw ay may pagnanasa na kami makapiling, makaniig, narito po kami, Ama. Narito kami, Ama. Dudulog kami, mananambahan kami. Sasama kami sa mga tinubos mo, Ama, sa pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Sa iyo po lahat ng papuri ngayon at magpakailanman. Salamat sa tagumpay ng gawaing ito ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you. Tapos natin gawain, magkamayan tayo sa isa't isa ngayong gabi. Yes, Lord. Ihan ko
sapat.